16 ng Disyembre ang Gender and Development Training at Team Building Activity ng mga gurong kampo. Ang nasabing training na may pamagat na 2022, Gender Equality and Sensitivity Issues at Home and at Work for Psychosocial and Mental Health Support ay naglalayong bigyang pansin at solusyon ang mga problemang kadalasan ay kinahaharap ng mga guro at hindi maiwasang maiwi sa kanilang mga tahanan. Tinutukan sa nasabing training ang pagkakaroon ng balanse sa trabaho at buhay personal ng mga teaching at non-teaching personal ng paaralan. Bahagi ng kanyang kaalaman sa issue sa Principal 3, Marjorie S. Satin, at mamayang unang speaker sa araw na iyon. Sinundan nito ng mga pagtalakan ni Attorney 3, Legal Officer Luis Madriaga Longalong, na binigyan din naman ng mga batas gaya ng RA 7877 o ang Anti-Sexual Harassment Law, RA 11313, pang Safe Space Act at mga RA 92 at 62 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sa ikalawang bahagi naman ng programa, binigyang parangal ang mga gurong kampo na mukagtangi sa nagdaang 2-day classroom at bulayan sa paaralan evaluation na ginanap noong ika-6 hanggang ika-7 ng Disyembre. Ang panghapong bahagi ng programa ay ang team building kung saan nagkaroon ng iba't ibang ng aktividad gaya ng TikTok dance showdown ng mga kaguruan sa bawat grade level at mga office personal, mga palaro na subok sa tiwala at pagkakaisa ng bawat grupo at mga sing-off na kanilang kaguruan. Namistulang year-end party na rin ito ng mga personal ng paaralan. Ang pinakahuling bahagi ng programa sa araw na iyon ay ang raffle na talagang inabangan din ng mga teaching at non-teaching personal ng CTES sa tulong ng iba't ibang sponsor na nagbahagi ng mga regalo at sa mga pangunan na rin nila Teacher 3, Clarissa C. Valenzuela at Teacher 3, Josepina P. Balagtas. Umuwi mag-uumapo ang kasiyahan ng bawat empleyado ng paaralan. Samantala sa mga balita, muling binigyan na parangal ang Kabo Patrol sa ginanap na Praise Gawat Lingkod Husay Kawani Awarding Ceremony na ginanap sa Kabanatuan East Central School noong 20 ng Disyembre. Damang-dama na natin ang lamig ng simoy ng hangin, subalit ang inyong presensya ang nagpapainit, ang inyong paglilingkod ay gagawaran ng parangal ngayong araw na ito. At marapat lamang na ang paglilingkod na iyon ay maparangalan at makilala sa atin pong Praise Gawad Lingkod Husay Kawani. Parangal na ito ay maging inspirasyon ng lahat upang lalo pa natin paghusayin at patatagin ang ating kagawaran upang sa bandang huli ang makikinabang sa paglilingkod na ito ay ang mga batang mag-aaral na umaasa sa ating mahusay na paglilingkod. So ngayon, pag i-convert natin ito sa ating mga sarili-sariling trabaho, napakaraming paraan para maging innovative tayo sa trabaho. Pag innovation, huwag niyo pong itayin na yung boss ang magsasabi kung ano yung gagawin mo. Kaya nga innovation, yun ay kusang palo, yun ay magmumula sa iyo. Your office is proud of you. And let this award inspire you to become more than you are today. Thank you very much po. Pag pinabasa ko ngayon, Lingkod Bayan, tuloy-tuloy yung trabaho na yun eh. Especially yung mga educators. Bago ako nakarating dito, galing ako sa scholarship payout naman ng City Hall. And doon, makikita mo lahat ng mga magulang. It was mostly mga grade school eh. Tapos, makikita mo talaga, they were saying na gusto nila, they're there because they want to give their children a better future. And I think yung first step nun is education at sa DepEd. Kasi yung, pag nagpupunta ako dito, sinasabi ko sa inyo na yung mga teachers at mga tao sa eskwelahan, yun yung mga bilang naging estudyante, yun yung hindi ko nakakalimutan. Kasi you acknowledge them and you remember them. And I like this occasion na you acknowledge, pati nakita ko nga dito, job order employees, level 1, level 2, program specialists, lahat talaga. Ang isa sa pinaka-hope ko in the future is, of course, magkaroon sila ng position, ng permanenteng position. Kasi yun yung pinakamagandang mapapamana natin sa pamilya nila. Na at the end of the day, na magkakaroon sila ng mas madaming mauuwi sa bahay. And ito, sinasabi ko palagi sa City Hall,
sa mga empleyado. Sana yung pagtrato nyo, lahat kayo bilang lahat staff, teacher, sa mga estudyante, parents, kung paano nyo kung kayo gusto tratuhin at yung pamilya nyo tratuhin, ganun yung dapat tinatrato yung mga nandito, yung mga pumapasok dito. Dahil napakahirap talaga na, of course, yung mga magulang na tinatrust talaga nila yung mga anak nila sa inyo. Kinila na sa sangay ng kabatuan ang pusing ng programa, lalo ng mga batang campus, pagbahagi ng mga napapanang balita at impormasyon sa mga lokal na manunood. Ito ay sa mga may tuturing na inovasyon ng paaralang sa mundo ng public affairs. Kinatawa ni Teacher 1, Christian D.B. Andrillo, ang Special Education Teacher 1, Franklin D. Katabas, ang kapupatrol team, magamat hindi nakasama sa award, pinaabot naman ng Master Teacher 2, Mirabel Ibanez, ang kasalamat sa pagkilala ng tanggap ng kapupatrol. Hindi na wala sinasabing opsyon si Principal 3, Marjorie Assisatil, pinakita ang mga disporta sa mga larong kampo. Daligang pagkilala rin ang servisyong pagpubliko ni Teacher 2, Maria Regina D. Andito, bilang ECN reporter at bahagi ng DepEd Hour News Team. Ako si Clemery Class mula 5 Rizal sa ilalim ng supervision ni Principal 3, Marjorie S. Lusatin. Nag-uulat para sa Campo Patrol!